Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat, ano? So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. So again, this is for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Sa mga gustong magpa-personal reading, Jing Tarot Trader, search mo na lang po yan sa Facebook. Siya yung pwede magbigay ng personal reading sa'yo. Nanggagamot din sila, guys. Friend ko po yan. Magaling po na manggagamot at Tarot Trader. So, sa kanya na lang po kayo mag-inquire kung gusto niya magpa-personal reading sa kanya. Air sign, let's start your reading for air sign, please. The Chariot. Chariot is here. Eight of Coins. Seven of Cups. And the Page of Swords. Meron tayo nakikitang naghahabol sa'yo, pero napagod na siya maghabol. Maaring nasaktan mo siya eh. Sobra mo siya nasaktan kasi nag-take siya ng risk. Gumawa siya ng actions na hindi niya akalain na gagawin niya. Ginawa niya yun para sa'yo. Ginawa niya yun kasi akala niya mag-work out ito. Page of Swords, sobrang pinigilan niya na yung sarili niya kasi ayaw niya na magpakatanga. Ayaw niya na masaktan pa. Maaaring meron siyang ibang choices pero ikaw yung pinipili niya. Matalino itong taong to eh. Pero pagdating sa'yo, naging tanga siya. I feel like with the Justice card, naging truthful or naging totoo itong person na ito sa'yo. Or sinabi niya yung totoo sa'yo kasi with the Star, ikaw talaga yung pangarap niya, ikaw yung gusto niya. Inayos niya ang sarili niya para sa'yo, para mag-workout ito. Na baka sakaling magbukas ang opportunity sa connection na ito, na parang magkaroon ng kayo. This person could be the Queen of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, Energy. Marami siyang plano. Marami siyang... Lalo na when it comes to stability, career. I mean, hindi mo na kailangan magplano kasi meron siyang sariling plano. Matalino siya, I told you. Matalino itong taong ito. Pero yun nga, nagpakatanga siya pagdating sa'yo. Madiskarte, matalino. Sa totoo lang, walang tapon eh. Wala akong nakikitang tapon sa person na ito. Kung bakit mo siya pinakawalan, or kung bakit hindi ka, kung hindi mo binigyan ng chance itong taong ito, I don't know your reasons, but ngayon nakikita natin sa kanya. Okay. So, maaring hindi maganda ang connection ngayon. Hindi siya nakikipag-communicate with the Emperor. Maaring binablock ka niya or maybe nagpo-focus siya sa usaping pera. Ten of Coins. Pero, hindi niya, I mean, hindi niya maitanggi, ano? Na gusto pa rin niya ng reconciliation, ng pagbabalik, na sana magkaroon ng chance sa inyo. Na oo, hindi siya masyado nagiging communicative, oo. Pwede nagpo-focus siya sa finances, kinakalimutan ka niya. Pero nandun pa rin yung pag-iisip niya na, sana in the future may tayo, may mangyari, or maging
maging ikaw at ako, parang ganun. Kasi with the Queen of Cups, mahal ka nitong person, tumalalim ang pagmamahal at nararamdaman niya para sa'yo. Kaya kanyang gawing, minsan ka na niya ginawang priority. Kaya niyang ulitin yung pagiging ganun sa'yo. Kaya kanyang, ikaw ulit ang priority niya, kaya niyang gawin yon. Ace of Coins. This person is focusing sa kanyang finances, money, growth. Ayan. Growth sa kanyang finances. More on ano ah. More on finances and career ang focus niya ngayon. So, pagdating sa love with the King of Cups, isinasantabi na muna niya ito. Kasi baka masaktan lang siya. Alam niya sa sarili niya, masasaktan lang ako kung hahanga din ko na maging tayo. Dahil wala siya nakikita regarding sa'yo eh. Maybe wala kang actions, maybe you do have choices, maybe hindi siya ang priority mo, or ayaw mo talaga sa kanya, I don't know. Tell me about the future for air sign, please. Near future reading. I'm sorry. Near future reading for air sign. Near future reading for air sign. Seven of Coins. Queen of Swords. Four of Wands. Actually, dun sa person na ito, continuous pa rin. Ganun pa rin ang ginagawa niya. Nagpo-focus sa pera, sa mga bagay na may kinalaman sa karir niya with the Four of Wands. Continuous ang pagka-cut off niya sa'yo kasi alam niya sa sarili niyang wala siyang mapapala. Okay, so nagpo-focus na lang siya sa kung ano yung mas magbibigay ng growth sa kanya financially. So, about you, I don't see you making any movement with the Four of Swords. Okay, wala kang ginagawang movement. Regarding your new beginnings, marami kang gustong gawin. Ang problema, wala ka din ginagawa regarding doon. Nakakita tayo na kailangan mong gawing decision, but you're not making any decision. Maybe in love, ganun din. Maybe in career, ganun din. So, dahil sa hindi mo ginagawang decision or pagde-decision or action regarding dito, hindi ko rin nakikita na babago kung ano yung sitwasyon mo ngayon. So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all. Sana nakarelate kayo sa ating reading. Nakuha ninyo ang mga messages doon. I love you guys and bye-bye.